Hello Max Spark, kamusta kayo? Sundan natin ngayon Max Spark, pag-uusapan po natin ng ang mga sikreto para hindi matiis ng isang lalaki na isipin ka. At kung handa na rin lahat Max Spark na po tayo. At muli, be inspired! At ang unang sikreto para hindi matiis ng isang lalaki na isipin guys, huwag mo agad ibigay ang lahat sa kanya. Yes, Max Spark. Lalo sa mga bago pa lang dyan. At kahit sabi natin medyo matagal na, lalo na kung alam nyo hindi nyo pa naman nabibigay lahat sa kanya, alam nyo Max Spark. Sabi ko nga sa inyo, lalaki man o babae, ay mas lalong na-attach o mas lalong na-in love kapag meron pa siyang hinahabol sa isang tao. Tulad ng isang lalaki kay Spark. Kapag siya ay palagi pa rin merong hinahabol o pinagtataka o gustong malaman o gustong makuha sa'yo, ay palagi pa rin siya magpo-focus sa'yo, magbibigay ng oras at magbibigay ng effort sa'yo. Talaga namang mas lalo pa rin siya mababalot maghahabol sa'yo kapag talaga namang hindi niya pa lahat nakukuha sa'yo at hindi niya pa alam lahat alam sa iyo. Kaya naman talaga huwag kang easy to get, dapat magpa-hard to get ka. Dapat mag-effort siya upang talaga namang malaman niya ang lahat sa'yo o makuha niya ang mga bagay na gusto niyang makuha sa'yo. Pero huwag mo itong bigay ng ganong kadali. Huwag mo agad ibigay ang lahat sa kanya upang palagi ka pa rin niyang maisip ka-inspired. At isa yun sa mga sikreto upang di niya matiis na maalala ka. Yes, Max, pag ganyan lang yan, kahit kayo naman. Di po ba? Yung sabihin natin yung mga manliligaw niyo dati, talagang pinag-isipan yung mabuti bago niyo sasagutin. Dahil hindi niya man talaga alam ang lahat-lahat sa kanya. Diba? At dahil doon, mas lalo niyo pa rin siyang naiisip. Kaya nga nai-love din kayo sa naniligaw sa inyo eh. Kasi iniisip-isip niyo rin siya. Diba? Kahit na boyfriend mo na o sawa mo na. Diba mas lalo kayo nai-love sa kanya? Bakit? Kasi isip pa rin kayo ng isip sa kanya. Bakit? Kasi hindi pa rin kayo sure sa kanya. Kasi minsan yung lalaki, di nagpaparamdam. Ang tagal mag-reply. Para bang nagpabago-bago. Diba? Kaya nga napakahalaga na papasok ang isang tao sa isip mo upang mas lalo ka may love sa kanya o ikaw ay pumasok sa utak ng isang tao palagi kanyang maisip upang mas lalo siyang ma-touch at may love sa'yo. At paano mangyayari yon kung alam niya na lahat-lahat sa'yo? At paano mangyayari isip-isipin ka pa niya o mag-aabol pa siya sa'yo, mag-e-effort pa siya sa'yo ng sobra kung kuhang-kuha niya na at nabigay mo na ang lahat sa kanya? Kaya dapat huwag mong ibigay agad ang lahat sa kanya. Lalo na kung hindi ka pa sigurado sa kanya at hindi pa buong tiwala mo sa kanya. Yes, Max Spark, huwag laging puso, gamitan nyo ng utak upang hindi rin kayo matalo ng sobra sa pag-ibig. Dahil ang pag-ibig masaya, pero kung magiging marupok at talaga naman sabihin nating mahina ka, hindi lang ang puso mo, pati ang utak mo, ay talaga naman matatalo ka. Dahil ang mundong ito na inyong kinagagalawan, ang daigdig na ito, ay punong-puno ng mga tao, sabihin natin mga taong mapanlinlang, mapanlamang at karamihan ay hindi totoo. Kapag nakatagpo kayo ng taong totoo at tunay kang mahal, doon pwede mong ibigay ang lahat agad sa kanya kung sigurado ka. Pero kung hindi ka pa sigurado sa tao at kung gusto mong isip-isipin at maghabol pa rin siya sa'yo, ay talaga namang huwag mo agad ibigay ang lahat sa kanya kinspar, sapagkat isa yun sa mga diskarte, sikreto upang hindi niya matiis na maalala ka pa rin at maghabol pa rin sa'yo kay Spark. At ang panuwang sikreto Max Spark para hindi matiis ng isang lalaki na isipin guys, magpaganda at maging mapangakit sa partner mo. Yes, Max Spark, yan ang pangalawa. Kung gusto mo na hindi matiis ng isang lalaki na isipin ka, dapat nagpapaganda ka at dapat sabihin nating kaakit-akit ka sa partner mo. Hindi ka malangakit na naging kaakit-akit ka. Bakit? Sabihin nating dahil nga sa maganda ka, mabango ka at magaling kang pumorma o magaling kang mag-ayos ng sarili mo. Diyan mas lalong naakit ang lalaki at hindi niya mapigil ang kanyang sarili na maisip ang isang babae dahil sa ang kinitong kagandahan o pagiging yung malakas na dating ng babae. Hindi ka man ganun kaganda. Sabihin natin hindi ka man ganun kaganda. Pero kung magaling kang mag-ayos ng sabihin natin sinusuot mo, kung ano sinusuot mo, bagay sa'yo, mag-ayos ng hairstyle mo, pag-ayos ng makeup mo, sabihin natin ganun, nagiging attractive pa rin ang babae doon. Dahil maganda ka nga, diba? Hindi ka naman marunong sa sarili mo. Sexy ka nga, hindi ka naman marunong sa sarili mo. Yung mga sinusuot mo, hindi bagay sa'yo. Diba? Hindi ka palayo sa sarili mo, wala din, kulang yun.
Pero kung hindi ka man ganun kaganda, pero marunong ka sa sarili mo, palaayos ka, palagi ka nagpapaganda, eh talaga namang meron at merong maaakit sa'yo. Lalong-lalong siyempre ang partner mo. At kapag may mga taong nai-inlove sa'yo o mahanga sa'yo, mas lalong tatas ang value mo sa partner mo dahil magiging produce sa kanyang sarili. Ngayong girlfriend ko, yung asawa ko, maraming nagkaagusto. Mas lalo ngayong matatakot ang lalaki na mawala ka. At mas lalo siyang may in-love sa'yo kapag ganon. Yes, makin smart. Kaya magpaganda ka palagi. Napakahalaga niyan. Upang maging kaakit-akit ka sa partner mo. Na para bang palagi kang nangaakit sa partner mo. At sa'yo talaga namang hindi makakatiis na gustuhin, isipin, makita, makausap at makasamang sa tulad mo. At dahil doon ka inspired, pag pumapasok ka palagi sa utak niya, ay talaga namang mababalo siya sa pagmamahal sa iyo. Sapagkat ang isa sa mga pinakasikreto upang mas lalong ma-inlove sa iyo ang isang tao ay dapat palagi kang pumapasok sa kanyang alaala umaga, tanghali, hapon o gabi. At paanong mangyayari yon? Ang isa pinakasikreto ay lagi ka dapat maganda sa mga mata niya. Yes, Marvin Spark, kaya huwag kang maging tamad. Lalo na kahit na may edad na kayo, kahit sabihing matanda ka na. Diba? Sa totoo lang, bakit? Porkit matanda ba, hindi na mag-ayos sa sarili? Porkit may edad na ba, hindi na ba magpapaganda? Wala na bang kaakit-akit sa kanya? Imposible yan, sapagkat nabubuhay ka pa rin sa mundong ito. At may looks ka pa rin naman. May mga babagay pa rin sa iyong forma. Yes, Marvin Spark, lalo sa mga kabataan, kapang bata ka pa. Dapat gamitin mo yan upang hanapin ang isang lalaking magmamahal sa iyong tunay at tapat. At isa yung sa mga sikreto kay Inspire. Upang talaga namang ang sino namang lalaking minamahal o iniibig mo ay mas lalong hindi matiis na isipin ka. Gugustuhin niyang laging makasama ka at maghahabol at mababaloy sa sayo. Ka-Inspire. At ang patong sikreto mga Inspire para hindi matiis ng isang lalaki na isipin guys, huwag kang mag-reply ka agad kung pwede lang naman. Yes, mga Inspire, kung pwede lang naman na sabihin natin hindi naman emergency na kailangan mo kagad siyang replyan o alam mo naman na alam naman niya na busy ka, diba? Ano lang yan, o kahit na sabihin natin kaya mong mag-reply agad, dapat sabihin natin paminsan-minsan ang kung gusto mo na hindi matiis ng lalaki na isipin ka, palagi kanyang maalala at maghintay siya sa'yo, mag-effort siya sa'yo. Talaga namang kayong spark, palagi niyang maramdaman ang halaga mo sa pamamagitan ng paghihintay sa'yo at pag-iisip sa'yo. Dapat wag ka agad mag-reply sa kanya sapagkat isa yan, hindi yan mawawala sa listahan upang palagi kang maisip ng lalaki. At mas lalo siyang ma-inlove sa iyo, ma-touch sa iyo. Dahil sa mga oras na yon, nakapokus lang siya sa iyo sa paghihintay ng reply mo. At kung hindi man siya nakapokus ngayon sa agad-agad sa pagre-reply mo, mamaya-maya magtataka na siya kung bakit hindi ka pa rin nagre-reply. At sa bagay na yung kontrolado mo ang utak niya. Bakit? Sapagkat nakapokus siya sa iyo. Bakit ang tagal niya mag-reply? Anong ginagawa niya? Busy ba siya? May iba siyang chat? O kaya naman eh, sabihin natin, mahal niya pa kaya ako? Di ba ako ganun kahalaga? Di ba siya na, di niya ba ako na-miss? Bakit ang tagal niyang mag-reply? Dapat may valid reason ka. Dapat alam niyang may trabaho ka, busy ka, may mga ginagawa ka. Dapat alam niya yon. At talaga namang ka-inspire ang isang lalaki ay mas lalong may in-love sa'yo kapag ganyan. Mas lalo siya magiging malambing kapag kausap ka na o kapag kasama ka na dahil na-miss ka niya. At naghintay siya sa'yo. Nag-effort siyang isipin at maghintay sa'yo. Kaya huwag ka agad mag-reply. Huwag kang needy sa kanya. Huwag kang sabik masyado upang lalaki maging sabik sa'yo. Palitaran lang yan. Kung sino mas matatag at kung sino mas magiging mautak sa isang relasyon ay siya ang talaga namang magwawagi sa damdamin ng partner niya. Talaga namang ka-inspired. Kung pwede lang naman na huwag ka agad mag-reply, hindi naman emergency, pwede mong gawin. Kung gusto mo lang naman na hindi matiis ng isang lalaki, isipin ka, hanapin ka, at maghintay siya sa'yo upang mas lalo siyang ma-attach at mabalaw sa'yo kay Inspire. At ang pangapat na sikreto bakit Inspire upang hindi matiis ng isang lalaki na isipin guys, dapat laging may bago sa'yo o sa inyong ginagawa. Yan ang pangapat kay Inspire. Napakahalaga na hindi maging boring o paulit-ulit ang inyong ginagawa ng partner mo. At hindi ka rin maging boring o paulit-ulit na nagiging normal ka na lang dahil paulit-ulit lang naman ang pinapakita at ginagawa mo para sa kanya. Dapat laging may bago upang laging merong mystery at challenge para sa kanya. Isip-isipin niya kung bakit iba na naman ngayon. Isip-isipin niya kung ano naman ang susunod. Pero dapat hindi yung paulit-ulit na sabihin nating alam niya na sa ganitong oras tatawag ka. Alam niya sa ganitong araw magkikita kayo, doon na naman kayo kakain, doon na naman kayo tatambay, ito na naman yung restaurant na pupuntahan nyo, ito na naman yung gagawin nyo. Yung paulit-ulit na lang kay Inspire na lagi niyong ginagawa magkasintahan o kahit na long distance relationship kayo.
paulit-ulit na lang yung ginagawa niyong cycle sa pag-video call, kung anong oras, kung anong araw, o kaya naman pag nag-uusap kayo, ganun lang lagi pinag-uusapan niyo. Dapat laging may bago. Opo, makispar. Ganyan lang yan. Diba? Kahit nasa ulam eh. Kahit paborito mo pang adobo, kung palagi lang yan ang kinakain mo, yan lang lagi ang ulam mo, eh magsasawa ka din. Diba nga? Kaya nga, diba, minsan nagtataka yung iba, bakit parang nawawala na yung pagmamahal ko sa kanya? Bakit parang nawawala na yung pagmamahal mo sa akin? Bakit nanlalamig na ako sa kanya? Hindi nyo alam kayo yung super, dahil din yan sa cycle, dahil din yan sa mga ulit yung ginagawa na nakakasawa na. Opo, ang pag-ibig ay talaga naman mas lalong tumitindi ang pag-ibig sa dalawang tao kapag ka may excitement, kapag ka may mystery, kapag ka may hinahabol, may challenge, kapag may pabago-bago. Minsan nga, di ba, dapat nga mag-unpredictable ka. Hindi yung lagi ganda, hindi kayong predictable na alam niya na mamaya, tatawag na naman to, ito na naman sasabihin niya, I love you, I miss you. Pwede bang paiba? Kaya nga, di ba, minsan okay din na nag-aaway. Oh, minsan okay din nagtatampuhan. Para hindi naman palaging kala nyo, lagi kayong okay. Ganun lang lagi, cycle. Kaya minsan yung babae nang gumagawa ng pagtatampuhan, minsan yung lalaki nang gumagawa ng pagtatampuhan, para maiba naman. Gusto nila yung medyo na iba naman, hindi po ikulit. At sigurado ko, kapag ka alam niya na ikaw isang babaeng may pagka-misteryosa at medyo laging merong bago sa'yo, as in yung gagawin, ay ang lalaki mas lalong may in-love sa'yo. Hindi ka magiging boring sa kanya. Kaya huwag kang maging boring talaga. At dapat, ano ka, sa pag-ibig, pag pumasok ka sa isang relasyon, dapat talawakan mo yung isip mo kung ano yung pwedeng niyong gawing bago lagi. Hindi yung paulit-ulit. Kung hindi man ganun ang laki, at least kausapin mo siya o ikaw ang gumawa ng paraan. Dahil madali lang naman yan eh. Times 5. Kaya mo yan. Mapapaisip palagi ng laki sa'yo. Kapag laging may bago sa'yo, kahit sa looks mo o sa ginagawa ninyo araw-araw. Huwag pagpaulit-ulit ah. Pagpaulit-ulit, manlalamig yan sa'yo. Sigurado yan. Pagpaulit-ulit, kahit sa trabaho. Diba? Sa trabaho. Sa umpisa, ganato ka sa trabaho mo. Pagbago ka pa lang. Pero habang tumatagal sa trabaho mo, nagsasawa ka na. Na gusto mo nang mag-resign. Parang sa pag-ibig. Pag nagsawa ka o siya sa iyo, kayong dalawa, ay gusto niya na maghiwalay. Huwag ganun. Painitin niyo palagi ang inyong relasyon. Bigyan niyo palagi ng anghang. Sa pamamagitan, dapat laging may bago kay inspired. Pag-isip ka, pumunta kayo doon, ito naman bago niyong kainin, ito naman bago niyong pag-usapan, ngayon oras naman kayo mag-usap. Kung inaasahan niyang tatawag ka ng alas 7 ng gabi, sabihin, huwag kang tumawag ng alas 7 ng gabi. Para magtaka siya, tumawag ka mga alas 9 na, kung gising pa naman siya, o alas 8, at may valid kang reason dapat. Dapat pa iba-iba, upang laging, iba laging ano, may eksena, upang ang lalaki hindi maboring, kahit ikaw, hindi mawala ang pagmamahal mo sa lalaki, at siya ay laging hindi matiis na maisip ka sa isa mga sikreto, ka-inspired. At ang panlimang sikreto, makispark upang hindi matiis ng isang lalaki na isipin guys, gumawa ng mabuti sa kanya. Yes, makispark yan ang panlima. Siyempre naman, lalo na kapag yung isang tao, yung partner ng lalaki ay marunong tumalaw ng utang na loob o marunong mag-appreciate, eh talaga naman, palagi di niya matitiis na isipin ka, hindi ka niya matitiis. Yung taong gumagawa ng kabaitan o kabutihan sa kanya. Hindi lahat ng lalaki marunong sabihan ng mag-appreciate. Siguro na-appreciate nila, pero hindi sila, di niya na sinusuklian. Ganun eh. Diba nga? Pero may mga lalaki na marunong pa rin bumawi. Diba? Hindi pare-pareho lahat ng tao. Kaya huwag niyong sabihin na hindi totoo yung kasabihan na pare-pareho naman lahat ng lalaki. Hindi totoo yun. Ano? Pare-pares kami ng ano? Personality? Diba? Kahit kayo naman, pare-pares ba kayo ng ugali ng personality? Hindi rin naman, diba? Hindi porket ginawa ni Pedro ay gagawin din ni Juan. Diba? Hindi porket ganun si Juan ay ganun din si Pedro. Ganun lang yan ka-inspired. Medyo tumatanso lang kayo ng pagpili kung minsan. Kaya dapat maging observer ka upang di ka matanso sa pagpili ng lalaking mamahalin mo. Upang di ka magsisi. At huwag mong i-general lahat. Diba? Porket ginanong ka ay ganun na lahat. Ka-inspired. Sa mga sikreto, gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo. Hindi lang sa kanya, sa lahat ng tao. Talaga naman, ka-inspired. Palagi ka lang maaalala na yung tao na yun na ginawa ko ng kabutihan. Siyempre, lalo na ng partner mo. O ng pamilya niya. Mahalin mo yung pamilya niya. Gawa mo ng kabutihan yung pamilya niya. At sino mang tao nakapaligid sa'yo. Talaga naman, ka-inspired. Mahanga sila sa'yo. Mahuhulog ang loob nila sa'yo. Gugustuhin nila ka-inspired na bumawi sa'yo. O kaya naman ay maging mabait sa'yo. Talaga naman, ang partner mo ay lagi kang maisip at maaalala. Kapag palagi kang maging mabuti sa kanya,
gawan mo siya ng kabutihan upang dumating man ang araw ay isa yun sa mga iisipin niya at hindi niya matitiis sa'yo ka-inspired. Kahit ikaw naman, kahit pasabihin natin medyo may pagkalsalbahe o topakin din ng lalaking mahal mo, pero kung ginagawan ka pa rin niya ng kabutihan o may mga ginawa pa rin siyang kabutihan sa'yo, diba isa rin yun sa mga naiisip mo kapag nagtatampuhan kayo yung pagiging mabait niya sa'yo? Diba? At isa nga yun sa mga bagay na hindi mo matiis sa kanya dahil alam mo na may kabutihan pa rin sa puso niya kahit ganun siya. Ganun din yan sa lalaki kayo. Parang lalaki kahit matigas ang puso namin kung minsan, eh hindi naman kami bulag at hindi naman kami nasa tamang pag-iisip naman kami para ma-appreciate pa rin yan. Maalala namin, gumawa ka ng kabutihan sa partner mo, maging mabuti ka sa lahat ng tao, lalo sa partner mo. At isa yun sa mga bagay na hindi nila matitiis sa'yo. Hindi ka matitiis na isipin ng isang lalaki kapag ikaw ay isang mabuting babae sa kanya, ka-inspired. So, Maxford, yun lang po. Maraming salamat, Maxford, sa pagtapos ng vlog nito. Gusto niyo pong kalimutan mag-like. Comment siya na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga hindi po nag-subscribe, ay subscribe na po, Maxford, at click na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong upload. Maraming salamat, Maxford, at mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!